Hello guys! So, andito na naman tayo sa panibagong video. So, ang problema na naman nito guys ngayon ay nag-standby lang tong LCD. Ibig sabihin, wala siyang display. May ilaw lang yung button niya. Nagbiblink lang siya. So, ibig sabihin na hindi nagre-response yung video card niya. So, bago natin sabihin na sira ang video card, kailangan alamin muna natin, baka may mga basic lang na problema bago tayo mismo doon sa video card tumutok. Tuturo ko sa inyo para in case na mangyari sa inyo to, kasi marami na akong experience na paggawa sa akin na gano'n ang problema. Yung pala, simpleng ano lang, kumbaga meron lang hindi nakakonek or hindi maluwag lang yung mga saksakan. So, pag hinihintay natin, let's start. So, ganun, kung ganun guys yung na-experience nyo sa PC nyo, huwag nyo muna isipin na video card agad yung sira. Kasi syempre, pag sinabi mo video card, medyo gastos yan. Kasi mahal agad ang, mahal ang video card ngayon, lalo sa panahon ngayon. Napakamahal. So, para gumaan muna ang loob nyo, kailangan, tignan mo muna yung pwedeng paraan para hindi ka makapagpapalit ng video card muna. Kasi marami lang cause yan eh. Hindi lang naman sa video card kaya nawawala ang display. So una, kasi minsan guys, nagtatakas, nagpapanik na sila. Pero minsan, maluwag lang pala yung sa kanya dito sa likod. Ito. So, yung galing to sa, ito yung pinaka main cord punta sa outlet. So, i-check nyo lang guys, baka maluwag lang siya. Kasi minsan may ganun eh, naka-experience ako niya, maluwag lang pala. So i-check nyo muna to, i-salpak nyo lang ng ayos. Then second, i-check nyo rin yung mismong kable, mismong VGA cable. Double check nyo, wala niya maluwag oh. Nakita nyo maluwag siya. Check nyo, kasi minsan hindi siya nakalock. So, kailangan linisin nyo na rin yung mga tip nya para sigurado. Yan, itong tip. Medyo maigi. Tapos guys, sunod. Yung mismo sa unit naman. I-check nyo siya guys kung maluwag or masikip. Kasi minsan, malikabok lang. So, sobrang tagal na ng PC sa bahay. Nakalawang na siya. Or puno na siya ng alikabok. Kaya hindi na kumukontak yung mga pins niya. So, linisin nyo lang muna. Yan. Tapos, pagalinis, connect. Yan. Connect ng ayos. Tapos, ilock. Yun guys, kung ganun pa rin, wala pa rin display sa mga ginawa nyo yun. So, didiretso na tayo sa video card. Pero, huwag muna natin sabihin na sira. Una, baklasin muna natin yung video card. Yung pagbaklas niya guys, may screw naman yan dito. Pag danggal may screw, iaangat lang siya palabas dito sa loob. Yan, ito. Yan, iaangat lang yan. Tapos, ayan, baklasan natin. So, kailangan, linisin nyo to guys, oh, itong gold na lines na to, linisin nyo siya ng, kung may eraser kayo, tambura, yan ang gamitin nyo, hanggang sa kumintab siya, ito, tsaka sa kabila. Minsan kasi hindi na nagko-contact yan, kaya namawala ang display. Yan, yan yung sunod mong gagawin. Ngayon, kung wala talaga, tapos na-check mo, dead talaga to, hindi ni yung fan niya, hindi umiikot, at nagawa mo na lahat, ibig sabihin, video card ang sira. Pero, siyempre, isipin mo, mahal eh. Mahal ang video card. Hindi mo na magagamit yung unit mo. Magagamit mo pa rin siya. So, ang gagamitin mo ngayon, yung VGA na mismo sa motherboard niya. So, ito. Yan. Yan yung last option mo pag sira yung video card mo.
dito man na siya ikakabit sa board, onboard VG. So sa panahon naman kasi ngayon guys, mataas na ang display or yung mataas na ang capacity nun kahit sa mga games na pwede ka na maglaro eh. Hindi tulad ng mga ganitong model, kailangan mo talaga ng video card. So kung dito mo siya ilalagay, siguro magagamit mo lang mga office ano lang, mga Microsoft Office, pero mga games hindi mo siya malalaro dito. Pero sa mga bagong board, sa mga bagong PC tsaka motherboard, kahit onboard lang na VGA, pwede ka na dun maglaro kasi mataas na rin siya. Kasi itong video card na to, kung ibabase mo siya sa, ngayon sa motherboard niya na bago ngayon, parang same na siya kahit wala na siyang video card. Mas mataas pa nga ang tutuusin. Gig na ang ano na capacity. Ito nga, ilang ano lang to, parang oh, ito 1 gig. 1 gig yung ay 1 gig yung ano niya, video card niya. Capacity na yung piece mong ay yung mga bagong board ngayon, mas matataas. Yung mga 4 gig na nga, 8 gig. Pero kung lumang PC lang gamit mo, tsaga ka muna sa mga office works lang. Hindi ka makapag-games, dito mo muna siya ikakapit. Ito na yung last option mo para magamit mo lang yung PC. So, sigurado yan. Pag in-open mo naman, nagana na yon. Unless may problema na rin yung board. So, ito kasi, itong problema nitong PC nito, video card na talaga. Paano ko nalaman? Kasi tines ko lahat siya, tapos hindi na rin nagana yung ano, itong fan niya. Wala, dead na siya. Tapos nilagay ko na lang siya dito sa mismong main, sa main board niyang ano, VG. Ayun, gumana na siya. So, ayun lang guys. Kung sana may natutunan kayo, kung walang display yung mga LCD nyo. Pero kung, ay, ito ba pala, para siguran, halimbawa, kung wala talaga yung display at walang power to, baka LCD naman ang problema. So, hanggat maaari, check mo muna simula ka sa pinakauna bago mo i-direct sa video card para sigurado ka na ang sira ay ito mismo. Kasi minsan, yun nga, yung sabi ko, may mga maluluwag lang, may kailangan lang linisin, tapos gumana na uli. Okay? So, yun guys, salamat sa panonood. Please like and subscribe to my channel. Huwag kalimutan ang bell button para update ka sa mga susunod kong videos. So guys, salamat sa panonood at God bless ating lahat.